So magandang araw ka muli sa video nito, pag-uusapan natin yung 10 players po na pinipredict ko na top contenders na pwedeng next po na matrade dito sa PBA. So yun po yung pag-uusapan natin. Kasi kabola, if you're not aware, paparating na po yung trade deadline for this tournament. So kapag dumating na po tayo by Friday kabola at lumagpas na yun, hindi na po allowed mag-trade yung mga teams that are still competing in this tournament. So in a way, ito na po yung last few days nila para mag-improve pa itong kanila pong mga teams. At kung wala na silang gagawing movement, yan na po yung mga teams nila na lalahok sa mga susunod po ng mga games. So sa mga hindi pa nakasubscribe kabola, pakapindot naman po yung subscription na button. Before we go to our top 10, i-check muna naman po natin muna itong ating ranking at makikita nyo talaga dito kasi kung gaano po katindi itong competition dito po sa PBA po kabola. So as you can see in this current po na ranking, parang Terra Firma trainer siya, hindi already at most secured na ma-eliminate, although of course may mathematical chances pa sila, pero masyado na kasing malamiyain 6 at saka 7 losses po kabola. Pero yung 10 dyan yung sa taas, makikita mo medyo magiging matindi pa rin ang magiging competition dyan, kaya marami pa tayong aabangan in this last few weeks po ng elimination round kabola. So ito na po yung atin pong ranking. Number 1 or number 10 sa atin pong ranking is Jared Dillinger. So nagulat tayo kasi ang unang na rumor po kay Jared Dillinger is that magre-retiro daw po siya, pero yun nga, hindi naman natuloy. I think what happens was, of course, nagre-retiro si Joe Divan, so in a way may na-open po na slot, hindi lang po sa on the court, of course mga playing time po doon is also off the court, kung saan of course without veteran Joe Divan, diba? So kakailanganin nila ngayon ng isang veterano sa off the court nila. So yan siguro papasok ang isang Jared Dillinger. So nakikita lang naman natin dito, simple lang of course, if he never wants to make a big acquisition before the tournament or before the playoffs kabola, malamang isa sa mga gagamitin nila is itong name value ng isang Jared Dillinger. Kasi of course matindi pa rin naman ang name value ng Jared Dillinger, although hindi siya masyadong ginagamit na, although siya na lang po ay bench player. The very least, kung 5 team trade yung mangyayari, magagamit po nila yung name value po ni Jared Dillinger. Number 9 natin, Terrence Romeo. So kung mapapansin nyo si Terrence Romeo in the past few tournaments, talaga pinapamal na siya ngayon ng mga iba't ibang klase po ng injuries. Hindi natin alam, siguro build up lang ito sa kanyang klase po ng playstyle. Of course, yung playstyle na kasi very reliant sa kanyang foot speed, sa kanyang mga ankles, di ba? So doon nagkakaproblema siguro na ngayon na talagang inaatake na po siya ng napakadami injuries. So ang kwento ko lang naman dito, simple lang, currently San Miguel is playing very well even with the plethora of injuries that they have, diba? Hindi lang naman si Terrence yung wala din silang Chris Ross, wala din silang Vic Manuel, pero they're still winning kasi nga yun, maganda yung nagiging laruan po nila. So what if ang isipin po ngayon ng San Miguel is that why not trade Terrence Romeo for someone that we can actually use, especially with the importance po of this tournament. Again, paalala natin ha, yung pong magpa-finals dito sa tournament na to, they will represent po the country in the EASL, and I really think na maganda po yung plano nila for EASL. So I think this is a big thing. Number 8 natin sa ranking natin, of course, Robert Bolick. So ang nangyari kay Bolick ngayon, injured siya, bigla siyang injury kabola. So kumbaga parang hirap na talaga, no? Ito pong plano pong mag-playoffs ng Northport kasi na-injury na nga nila itong kanila pong top player. Of course, Bolick, matagal naman na yan, kasama po sa iba't ibang klase pong mga trade rumors. Fortunately, hindi pa po siya natitrade, pero with this another injury, pwede nila ito kasing gamitin again as a reason, di ba, for a farm team time of trade, kung saan sure na mananalo na naman po sa value yung makukunihan ni Bolick. Pero pwede rin naman na ito rin yung rason kaya siya makikip, pero I think mas gagamitin nila ito kasi ginamitan nila yung injury reason dati, di ba, kay Jeremiah Gray. So I think pwedeng gamitin itong reason na ito ng mga San Miguel Corporation team. Number 7 natin, Bo Belga. Simple lang naman po para sa akin ito. Arin Ocean is currently struggling, and I really hope actually that they will consider simply tanking this season. I think it is the best path for them para makabalik po or para makalumapit-lapit naman sa potential championship po na gusto nilang makuha. And one guy that they can try to trade para po bumaba po yung kanilang cost financially, and then of course they will also get a good return, is wala na pong iba kundi si Bo Belga kabola. Kagandaan pa dyan, pag na-trade po nila si Bo Belga, of course it will open up minutes pa
saka nila pong ibang big men, na sa palagi ko naman is may value din Cabuela. So, yun. So, yun po yung magiging kwento po nito. Number 6 natin, Wami Chongson. The team po that is currently on the bottom is Terra Firma. And maybe they will use that as a reason to make a trade now. And Wami Chongson has been one of their top players, Cabuela. And I think he's the type of guard that is easy to fit kahit anong team pa yan, kasi of course he's an elite shooter, so napaka-easy pong i-fit nitong si Wami Chongson. So kahit sino pang team sa mga SMC ngayon ang gustuin siya, San Miguel Beerman man yan, Hinebra man yan, or Magnolia, Chongson can fit, kasi yun nga, he can really knock it down from beyond the arc. So pwede siyang sumabay sa mga ball dominant po na guards and walang magiging problema, kasi nga meron siyang 3-point shooting po na matindi. Number 5 natin, Greg Slaughter. So para sa akin, magandang sign po na siya po na-invite sa Gilas. Maybe that's a sign na kinoconsider na ulit siya ng MVP group na palaroin. So, I think naman kasi talagang magsasalba na yun sa career or sa PBA career po ni Greg Slaughter is MVP group if they want to get this biggest player po in the PBA. And I really think that either NLEX or Meralco will really benefit if they get po Greg Slaughter. Diba? Kasi, again, he's the biggest player po in the league. And again, yung size niya alone actually make him one of the top 15 players agad-agad sa PBA. Unfortunately nga lang, yan, may mga issues siya ng ganito. And hindi pa rin natin sure kung talaga siya ay papakawalan po ng San Miguel Corporation. Number 4 natin, Norbert Torres. Basically, continuation lang to ng kwento kanina ng Bo Belga, pero ang difference lang ng dalawa. Eh, si Torres din kasi veterano na rin, and knowing the value of between the two, diba? Baka ayaw talagang kawalan po ng Reno Shine si Bo Belio, kasi of course legend nila yan, diba? So that's Extra Rising Incorporated, etc. So baka si Torres yung pwede nang pakawalan, kasi mahirap pa rin po kumain po ng isang Torres. 6'7", 6'8" po ito na may touch po from beyond the arc. Number 4 natin, or number 3 pala, Pauly Caboya. So Pauly, ayan, marapit na daw siyang bumalik po sa court, diba? Hindi na nila pinalaro dati kasi kumbaga parang ano, yung nagpapakita na sila ng impatience din sa mga galawan po ng mga injuries po ni Pauly. Now, sinabihan nila na kailangan magpagaling ka muna before ka bumalik. I think those are signs na medyo talagang ready na rin silang pakawalan si Pauly through a trade. Pero tingnan natin talaga kung papakawalan po nila or hindi ka bali. Pero as you can see, Magnolia naman is still thriving. They're still number 1 defensive team po right now. Pero if they again fail, baka talagang i-trade na rin po nila itong si Pauly and they will try to get a new top 3 player sa trade market. Number 2 natin, Macbelo. So, bumalik na tayo ng Philippine Cup pero wala pa rin pinagbago po yung role ni Macbelo sa Meralco Bolts. So, no? So, last check natin, dalawang games pa lang yung nilalaro niya. So, talagang makikita mo na yun na lang. Kumbaga, halos wala na siyang value sa team. So, what's even the point of keeping him there, diba? So, at this point, kung papatagalin pa to ng Meralco Bolts, baka sila din yung mag-suffer kasi halos mawawala na siya ng trade value, diba? So, mas maganda kung hindi na rin naman siya gagamitin. At the very least, trade him for a pick, diba? At least yung pick in the future, pwede mo pang gamitin. And Macbelo will again try to show that he is still a deserving PBA player. Number 1 natin is Joshua Munzon, Cabuela. So, very critical ako dito sa ginagawa ngayon or performance po ni Joshua Munzon kasi we anticipated him to be very, very good. Kumbaga, talagang Mikey Williams level. Pero he's not reaching that level. Not even near there. Pero may mga moves pa eh. Maganda yung mga moves niya. Makikita mo. I do not think he's really showing everything he's got right now. Para sa akin na. Kasi, ano na ito eh. Makikita mo naman kasi na may mga times na kayang-kaya niyang mag-create ng shots niya. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi niya ginagawa consistently. Parang ganun, may mga makikita kang signs kasi na parang pigil siya. Maybe talagang may problema pa rin siya sa injury or what. Pero yun lang yung napapansin natin kabali. So overall naman, of course, with his bad performance, malamang pwede nung gamitin ito para sabihin na bash siya, etc. So that if he is traded for subpar po na package, yun po yung gagamitin po na rason. So ikaw ba kabali sa palagay mo? Sino pong next na matitrade na player? Comment na po. So,